Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang hiwalayang Gio Santa Anna at Brand Damage. Ito ay matapos i-post ni Brenda ang video kung saan nagkukwento siya sa kung ano ba ang dahilan kung bakit wala na umanong post ng kanilang monthsary gayong sanay ang mga fans at followers ng dalawa na nakakabasa ng update tungkol sa kanilang relasyon. Marami tuloy ang nagtataka at nagtatanong kung bakit nga ba wala na silang paramdam at ano nga ba ang totoong dahilan, totoo ba na may third party. Marami din ang nagsasabi at nagbibigay ng kanilang haka-haka galing sa mga marites ng taon na tungkol di umano sa pera ang dahilan kung bakit sila nagkalabuan. Tumagal ang relasyon ng dalawa ng 22 months, base sa live na makikita at mapapanood mismo sa Facebook account ni Brenda na hindi na sila nag-usap ni Gio Santa Anna ng March at up to now ay hindi pa din sila nag-uusap. Kaya naman para matigil na ang mga bashers at nagtatanong kung ano ba talaga ang totoong nangyari ay nagsalita na si Brenda sa kanyang Facebook live at dito ay ikinwento ni Brenda ang totoong dahilan. Wala umanong third party sa pagitan nilang dalawa gaya ng sinasabi ng mga netizens na may iba daw babae si Gio, pinaliwanag ni Brenda na walang katotohanan ito. Sabi pa ni Brenda ay hindi din umano tungkol sa pera ang naging problema nilang dalawa, kundi ang tunay na dahilan ay ang pagbili ni Gio ng sasakyan na inilihim nito kay Brenda. Sinabi pa ni Brenda na nangungutang daw si Gio ng 50,000 pesos ngunit tinanggihan ito ni Brenda. Ngunit ang ginawa daw ni Gio ay nag-ipon ng pera at ang perang ito ay nanggaling sa kanyang kinikita sa kanyang mga vlog at sa tuwing darating daw ang birthday nito ay maraming nagpapaabot ng regalo sa binata. Kaya naman para matigil na ang espekulasyon ng marami ay inilahad ni Brenda ang tunay na dahilan. Sumama daw kasi ang loob ni Brenda nang sabihin ng binata na nakabili siya ng sarili niyang sasakyan nang walang hinihinging tulong kay Brenda. Ito di amanong sasakyan ay pangarap ni Gio, ngunit tila naghanap si Brenda at inisip nito na tila hindi siya kasama sa mga pangarap ng binata. Kaya naman sa mga naglalabasang isyo at espekulasyon ay maaari niyong panoodin ang live ni Brenda. Sabi pa ni Brenda na hindi pa naman daw sila tunay na naghiwalay kundi hindi lang muna daw sila nag-uusap. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Just comment down below.